I-rated SPG. What's up mga kapamilya? Narito ang mga matitinding eksena at kaganapan sa MPG ang probinsyano. Inalahan nila ito ng pagkain si Aurora at inilagay ito sa ibabaw ng kama at tinanggal nila ang pagkakabuhol ng tali sa kanyang kamay. At ano daw ang kailangan nila sa kanya? Kung pera daw ang kailangan nila, ibibigay agad ito ng kanyang papa. At kung kalaban naman kayo ng papa ko, utang na loob, huwag niyo akong idadamay. Dahil wala naman akong kinalaman sa mga pinaggagawa niya. At tinanong ni Aurora kung sino itong si Lito. At sabihin sa kanya na huwag siyang duwag at lumaban siya ng patas. Samantala, kinausap niya ang buhat Elizabeth si Paeng. Pasensya na raw nang dahil sa kanila ay hindi siya masasangkot sa sugal na iyon. Naisipan daw niya magsugal dahil kinakapos na sila. Madaon nilang isipin yon at hindi naman daw problema ang pagtira nila dito sa kanila. Sobrang kinapos lang talaga kami dahil sa sitwasyon ng pangingisda. Samantala, nagluto ng gulay na bigay ng mga kapitbahay si Aling Musita at masarap daw ito. Kayaan nyo, pipilitin ko makabalik sa pwesto para maiayos lahat ng tama ayon kay Oscar bago man lang matapos ang termino ko at hindi masayang ang pagkakataon. Oo, President Oscar, kailangan ka namin bilang Pangulo. At ang nangyari kay Paing na pagsusugal niya ay refleksyon lamang ng totoong nangyayari sa mga bayan. Yung mga kumakapit sa patalim dahil sa kahirapan at ang iba ay gumagawa ng krimen at ay binibenta ang dignidad sa sarili para lamang maitawid ang gutom. Samantala, tumawag itong si Senate President Edades kay Madam Lily. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na binisita ako ni Secretary Patwa pero ayaw niyang malaman ni Secretary Hipolito at gusto niyang makuha ang tiwala ko at suporta. Pero hindi ito kay Renato at wala daw pala ito sa plano niya. Mukhang hindi pala matibay ang samahan ng dalawa. Matagal ko nang alam yan. Nakita ko at naobserbahan ko ang dalawang yan. Mga traitor talaga sila at tra-traitor nila ng isa't isa. Kaya huwag kang papanig sa kanila, Senator. Kaya ako sinasabi ito para klaro kung saan ako pumapanig. Samantala, hindi na tayo ligtas sa pagtigil dito. Lalo na't nabigyan natin ng lakas ng loob aking mga kalaban na kidnapin ang aking anak na si Aurora at sa harap pa mismo ng aking mansyon. Kaya hindi ko na dapat sila bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Kaya aalis tayo at diretso tayo sa tagong mansyon at doon natin pag-usapan kung ano ang dapat natin gawin para iligtas ang aking anak. Tinawagan ni Don Ignacio si Eduardo upang sabihin na patungo na sila sa tagong mansyon. Pero kailangan nyo lang mailigtas si Aurora, sabi nito. At huwag kang maglala kuya, mailigtas ko si Aurora, gaya ng ginawa ko dati. Aasahan kita Eduardo, nasa panganib ang buhay ng aking anak. Samantala, ayon kay Lito, hindi ko nahayaang magtagal pa ang buhay ni Don Ignacio sa mundong ito. At ang lahat ng tumarantado sa atin ay bibigyan ko ng kamatayan. At kagaya ni Carlo Darisay, at nasa listahan ko na rin itong si Don Ignacio, ang mga mortal kong kaaway. Boss, sa palagi ko, hindi sila ang dahilan kung bakit tumalpak ang transaksyon natin ngayon. May kagkwiran si Winston, si Major Dibela ang may kasalanan yan. Sa tingin ko, madalas pumalpak itong si Major Dibela kahit sinuspindi sila ni Padua. Mga puro hangin lang sila. Malaki-laki rin ang nawala sa atin, boss. Kung gusto mo na silang ligpit, just say the magic word, boss. Kung ako lang masusunod, handa ko na silang bitiwan sila. Pero sa ngayon, magagamit pa sila ni Madam Lily. Dalisay, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pinamamahal kong babae sa buhay ko. Ikaw din ang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon. At ikaw ang malaking tinik sa mga plano ko. At para sa lahat ng ginawa mo, sisingilin kita ng dugo. Dugo at buhay mo ang pagbabayad mo sa akin. Samantala, Talia, may impormasyon ka na ba sa mga polis? At nakausap mo na ba ang mayor? Kasalukuyan lang hinahalugruk ang buong norte at hinahanap itong si Aurora. Ito na rin ang prioridad ni Mayor. Hindi nyo na dapat ito pinapatagal. At habang tumatagal, lalong nanganganib ang buhay ni Aurora. Sa kabilang banda, itong si Aurora ay gumagawa ng paraan para makatakas dito. At kung kalaban daw ng kanyang papa ang dumukot sa kanya, siguradong ipapapatay na siya. At dumating ang mga tagawantay at sinabihan siya, tatakas pa ito. Kahit iginapos ulit nila itong si Aurora. Dahil hindi kinain ni Aurora ang pagkain nito, kinuha nila ito. Sa kabilang banda, tumawag ang kinidnap kay Aurora at humihingi ito ng kapalit. Sabi nila na hawak nila itong si Aurora. At kahit magkano, ibibigay ko sa inyo, akawalan lang ninyo ang aking anak. At sinabi nila na 100 million pesos kapalit ng kanyang anak. Humayag naman itong si Don Ignacio at tatawag na lang daw ulit sila kung saan magaganap ang palitan. Sino daw kaya ang hayop na yon na gumawa kay Don Ignacio? At sa kami daw ng mga veteran na kapaligid sa kanya, hindi na raw siya magtataka. Malaman ko lang kung sino ang tarantadong yan.
hindi siya makakalabas ng buhay dito sa norte. Ayon kay Lito, kailangan daw niya makabawi mula sa pagkakadapang ito para balikan ng mga kalaban at mapabagsak ng mga ito. Ayon, ay kailangan ba niya si Mayor Dibela? Magagamit pa niya ito dahil pareho lang kami ng malupit na kalaban. At itong si Cardo Dalisay. Pero kapag wala na si Cardo Dalisay, susunod ko na ang Black Ops para hindi na ito problema sa akin. At kuya, huwag ka na mag-alala. Matuntun ko rin sila. Malalaman ko rin kung ano ang kalagayan ni Aurora para mailigtas ko siya at mapatay ko na rin si Lito Balmoria. Sige Eduardo, aasahan kita. Iligtas mo ang aking anak na si Aurora. At ipapatikim natin kay Lito Balmoria ang mapait na kamatayan na yan. Samantala, tumawag itong si Eduardo at kinakamusta ang kanyang pinadadampot. Ayos lang boss, dadalhin na namin ito sa hideout. At sige boss, babalasahin muna namin ito bago namin ipasik ito sa hideout. Samantala, ayon kay Aurora, maayos daw ang pagkain na inihain sa kanya. Sino daw ang lalaking iyon? At ano daw ang atraso niya sa kanya? Siya ba daw si Boss Lito? At kalaban daw ba siya ng kanyang papa? Pero iba ang pakiramdam ko. At nagdasal na lang itong si Aurora. Panginoon, ligtas niyo po ako. Huwag naman po sana, ito ang katapusan ko. Gusto ko pa pong mabuhay. Marami akong batang tinutulungan sa Amerika na mauulila kapag nawala ako. At kayo na po ang bahala sa akin, Panginoon. Sino kaya mga pungsyano makakapagligtas kay Aurora? Abangan natin at tutukan ang matitinding eksena. For more updates at kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang IPG ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.